Ms. Moore has been started on a 4-drug treatment regimen for tuberculosis. One of the drugs is streptomycin. Discuss the side effects she should be aware of and symptoms she must watch out for and report. Now, let's learn something about streptomycin. Streptomycin is an aminoglycoside antibiotic for treatment of serious infections caused by susceptible strains of microorganisms. Now, what is an aminoglycoside? An aminoglycoside is a potent bactericidal antibiotic that acts by creating fissures on the outer membrane of the bacterial cell. Streptomycin is taken during the first 2 of the 3 intensive months with oral medications such as isoniazid and rifampin. However, the remaining month is for the oral medications alone. Also, streptomycin is administered daily as single intramuscular injection. However, streptomycin may interact with live bacterial vaccines such as amphotericin B, diuretics, and high doses of aspirin. Here are some approaches during the patient encounter. First, enlighten Ms. Moore that the route of administering streptomycin is with the use of injection. Inform her that irritation, pain, soreness, and redness at the injection site are possible to happen. So ayun nga po, ma'am, yung streptomycin, parte po siya ng gamutan nyo para sa tuberculosis nyo po. And yung streptomycin po, mahabang gamutan po kasi itong para sa tuberculosis eh. And yung streptomycin, ini-inject po siya. Kaya taste na lang po kung takot kayo sa injection, ganun po. Kasi dun sa braso nyo po kasi most likely i-inject yung gamot. Kaya pwede po siyang magdulot ng konting pamumula, pamamanhid, lalo na po dun sa site kung saan po in-inject. Kaya taste na lang po tayo kasi ang tuberculosis po ay ginagamot ng matagalan po. Make sure that Ms. Moore is aware of the side effects of streptomycin such as numbness, nausea, vomiting, dizziness, and ringing in the ears. So ma'am, dahil nga po gamot tong streptomycin, asahan na po natin na magkaroon tayo ng ilang side effects tulad ng pamamanhid, nausea, o yung parang magkakasakit ka, yung nahihilo ka, masusuka ka, at yung ringing sa tenga, parang ganito po. Yan, kapag na magkaroon na po kayo ng ganito, yun na po yung mga side effects ng streptomycin. Advise Ms. Moore to be observant to any ringing, roaring noises, or a sense of fullness in the ears and report it immediately. Kaya ma'am, yung mga simptomas na binanggit ko sa inyo kanina, wag po natin isawalang bahala yun. Lalo na yung mga tunog na ipinakinig ko po kanina sa inyo. Kasi mahalaga po yun and sabihin nyo po agad sa amin kapag nagkaroon po ng mga pagkakataon na makakinig na po kayo ng mga ganun. And lastly, inform Ms. Moore that the treatment requires a long period of time, every day at the same time for 2 straight months. Tagal-tagal po yung gamutan sa tuberculosis. Kaya kailangan nating mag-comply araw-araw, same time, and ang mga nurses naman po kasi mag-house-to-house visit para wala po kayong rason para hindi pumunta at makatanggap ng mga gamot nyo po. Kaya ma'am, kailangan po nating gawin ito araw-araw nga dahil kapag may nakaligtaan po tayong isang araw o isang medisina, babalik at babalik po tayo sa umpisa. In addition, the Department of Health had implemented Nurse Deployment Project or the NDP that assigns nurses to every barangay. Meaning to say, a nurse will always be available to perform house-to-house visits in order to facilitate the treatment regimen for patients with tuberculosis.